Tandaan niyo pa ba ang 1980s na artista na si Tichang Bayani? Isang babae na may magandang mukha at mahusay na artista ng dekada 80. Muli nating kilalanin at ating balikan ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hiling mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video, kaya simulan na natin. Si Visitacion Parado ay ipinanganak noong July 2, 1961, na mas nakilala sa kanyang screen name na Tichang Bayani, isang Pilipinang artista sa telebisyon, mutya ng Pilipinas, psychology instructor at modelo ng Playboy. Lumitaw siya sa isang regular na issue ng German Playboy at isang espesyal na edisyong Amerikano na pinamagatang Women of the World. Tinampok siya sa araw-araw na Pilipino TV channel kung saan siya ang bida sa mga soap opera. Siya ay isang pamilyang Romano-Katoliko. Nag-aral siya sa high school sa Universidad ng Santo Tomas bago magpatala sa programa ng Universidad ng Bachelor of Science in Architecture noong 1979. Kalaunan ay bumagsak siya mula sa programa dahil sa showbiz commitments. Sa Estados Unidos, hinabol ni Agbayani ang pag-arte sa Hollywood. Lumitaw siya sa mga pang-international na produksyon, kung minsan ay kritiko bilang Carol Roberts. Ang kanyang mga pelikula na John Borman's The Emerald Forest noong 1985, Cameo in the Money Pit 1986, Leading Lady in Gymkata 1985. Lumitaw din si Agbayan sa isang yugto ng series sa telebisyon ng British na Yellow Thread Street. Sa telebisyon, ginampanan niya ang masaklap magiting na babae na sisa sa Nolimitang Hire ni Eddie Romero bate sa nobela ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Noong 1989, bumalik si Agbayani sa Pilipinas at naglaan ng oras sa kanyang karera upang maipanganak ang kanyang anak na si China. Sa panahong ito, inilaan ng Agbayani ang kanyang buong oras bilang isang ina na nabubuhay sa isang pribadong buhay sa loob ng maraming taon. Noong 1995, pinagpatuloy ni Agbayani ang kanyang edukasyon at nagpatala sa St. Joseph College, lungsod ng Quezon. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Psychology noong 2000 hanggang 2001. Tinawag siya bilang Master of Arts sa Psikolohiya na maaari magkaroon ng programa sa Psychology sa Ateneo de Manila University. Nakumpleto niya ang lahat ng mga kinakailangang pang-akademiko at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang Master's Thesis. Nagtuturo din siya ng psikolohiya sa St. Joseph habang gumagawa ng paminsang-minsang palabas sa TV at pelikula. Ipinahayag ng veteran actress na si Tichang Bayani na masaya na siya sa ginagawa niya ngayon. Bilang actress, isa siya sa mga alagad ng sining natin na sumasabak sa pelikula, telebisyon at teatro. Ito naman ang sagot ni Tichang Bayani sa panihim sa kanya sa buhay niya ngayon. Sa ngayon, I'm taking a break muna para naman harapin ang mga domestic concerns ko at para alagaan ko din ang pamilya at mga pets ko, sabay recharging na rin. Ang drama at comedy ay talagang parang asin at asukal ng buhay ko, tugon ni Tichang Bayani. At iyan ang maiksing kwento kay Tichang Bayani. Kung nagustuhan po ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!